Ibinababa na po mga yon mga kasimangista ang ating speedboat na si Jimban dahil tayo po ay aarya na. Pumapwesto na po tayo mga kasimangista. Magandang araw po sa inyong lahat mga kasimangista. Ito po ang ating video ngayon. Binaba na po natin ang ating speedboat para ito po ay nakatakdang umarya na natin. Ayan. Dito naman po sa side na ito, sa ating mainscape, kung saan ito po yung humihila ng ating lambat. Pag ito ay lumadlad, ito po yung humihila. Humihila ng ating lambat pag habang nilaladlat ng ating barko na si Marimar. Yan. Diyan po nakapwesto na po sila lahat dito. Pagka ganito po magkakataon, lahat po ay busy na lahat at nakapokus na sa kanilang mga posisyon. Yan nga po yung kanilang aarihan ngayon. Itong medyo nangingitim na yan. Alon-alon po sa ating nasa kaliwang yan. Yan po yung pinopokus na yan. Yan po yung ating aarihan mga kasimangisda. Kaya pagka ganito mo pag nag-aaryahan na, busy sila, naka-position na yan, basta tinawag ng ating master. Ayan nga po, bibitaw na yan dyan, binira na. Ayan, lumaglag na mga kasimangista, nalaglag ng ating mainscape na siyang hihila ng ating lambat habang ang ating barko na si Marimar ay umiikot mga kasimangista. Ito po yung gusto nyo makita mga kasimangista, ito yung full video na gusto nyo makita kung paano umaari ang ating mga barko dito sa Pacific Ocean mga kasimangista. So ganyan po ang procedure, lahat po sila ay may kanyang-kanyang ginagampanan, ibinaba ng speedboat. Ayun nga po, nasa puwit na yon si Jimban, nagbubulabog na po yan. Ating pong kable ay tuloy-tuloy po ang pagladlad nito kasama ng ating lambat mga kasimangista. Kasi po yung kable na yon, yun po yung bali hihila pa ilalim para lumalim po ang ating lambat at masakop ang ating inaariyang isda. Ayan po, ating inaariyang isda, nangingitim na yan, alon-alon na yan. Yan po ang ating target mga kasimangista. Yan po, nilaladlad na sa ngayon. So marami po naggusto makita ito. Ito ang ating maestro, siya ang nagko-control dyan sa mayanong yan, sa controls dyan. At nagmo-monitor ng lambat, kung magandang laglag na lambat. At kung may kusakwan ay walang aberya ating lambat habang ito ay umiikot ang ating barko mga kasimangista. Gusto ito po ang gusto nila makita kung paano talaga umiikot ang ating barko, naglaladlad ng ating lambat. So sa may request po nito, eto na po, inihahandag po sa inyo ng inyong kasimangisda. So sa YouTube channel na po natin, tayo nagpo-post ngayon mga kasimangisda ng ating mga full video. Para naman po doon sa ating mga subscriber na nagre-reklamo sa atin na batang XXC ng ating mga video. So nabibitin sila. So ngayon eto po, full video na po ang binibigay natin ngayon sa ating YouTube channel. Sa Facebook po, medyo bawasan po natin ng konti para sa YouTube po tayo makapokus mga kasimangista. Pero ganun pa rin po mga kasimangista, still nandun pa rin po tayo sa Facebook natin at sa YouTube nga lang dadamihan natin, nahabaan natin. Kompleto Ricardo. Ayan nga po, nandiyan nakaposisyon ng ating fishing master sa bahay na yun, sa taas na yun. Doon po sa nagmamandasyon, doon siya nagsasabi ng kanyang instruction sa ating shipmate na nandito sa pilot house mga kasimangista. Yan, patuloy po naglaladlad yan ng ating lambat. At yan, nakapula na yan, nakatayo sa kanyang escape na baboy-baboy natin. Ay maya-maya po, bago magpanag po yan sa mainscape, ang ating barko na si Marimar, ay ibababa din po yan mga kasimangista para sila naman po ay mag-assist at magbulabog doon sa baba habang ang ating isda ay kinukulong natin mga kasimangisda. So ganyan po, ayan. Halos magkakalahati na yata ang lambat dyan mga kasimangisda. Yung isang gabundok na lambat, kakalahati na o wala nang kalahati mga kasimangisda, tuloy-tuloy lang. Kita nyo yung kable na yan, nagro-rollo ng kable na yan, ang bilis. Yan, itong isang baboy-baboy natin, naka-steady na rin dito, naka-standby na rin siya. Dahil pagka nagpanag po na yun sa mainscape, dun sa ibababa din po yan. So, dalawang baboy-baboy po yung bababa na yan, kasama ng ating speedboat para mag-assist at magbulabog. Yan nga po, nandyan ang isda ating iniikutan. Nandyan si Jimban, yung ating speedboat, nagbubulabog siya habang umiikot ang ating barko mga kasimang isda na si Marimar. So, subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel, si Mang Isda by Capnilo, and si Mang Isda underscore Capnilo, all capital letters po mga kasimang isda. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo. Ayan, naubos na po yung ating lambat, so puro kable na lang po yan sa bandang pupa na yan, sa bandang huli na ating barko. Ang nilalatlat na lang po dyan ay kable mga kasimang isda. So sa pagkakataon yan, isusunod nating bababa yung dalawa nating baboy-baboy para sila naman ay mag-assist talaga. Ayan.
Mga kasimangista. Yung bahay na yan, yung square na yan, nasa taas na yan, nandiyan yung ating fishing master dyan sa umaarya. Dyan sa magbibigay ng instruction, mga kasimangista. Ayan, binababa na nga po yung ating isang past crop para siya ay magbulabog. Yan po ang tinatawag nating baboy-baboy, mga kasimangista. May nag-assist po dito para safe po maibaba yan. Kita nyo, tumatakbo pa yung barko, binababa na sila. So, talagang kailangan ng ano dito, talagang precision ka. Kailangan precise ka talaga, hindi ka talaga dumikit dyan para kayo mabangga. Ayan, tumakbo na. Pupunta na po yan doon sa bandang hulihan. O, ito naman po yung isa. Pinababa na rin. Ayan. Ito po ang pinakamagandang video natin. Kompleto po natin ito kasi yung preparation pa lang hanggang sa mag-set ng net natin ay nakuha na po natin yung mga mga baboy-baboy natin at yung mga nag-assist yan. Punta na rin po yan doon sa pupa sa bandang hulihan upang magbulabog sila doon kung sakaling ang isda ay lumabit. Yan, tuloy-tuloy po ang rollo ng ating kable, ang pag-roll niya, at yun po yung naglalablad pa rin ang kable habang tayo lumalapit sa ating main skip. Ayan, yan po yung main skip natin kanina, nasa kaliwang yan. Pagdikit niyan, ihahagis yung mga kable, at nang sa ganun po, ayan, may naghahagis na rin po ng sinaday, yung kulay green na yan, para po ang isda ay hindi lumapit dyan, mga kasimang isda. Didikit na po siya dyan. Yan, may sinner die, kulay green. Mahal po yan. Sa US pa po binibili yan, mga kasimang isda. Napakalaking gasos po dito. Ayan, inihagas na po yung mga kable na yan para siya yung bibirahin ng kable natin, ng ating main winch kanina, yung umiikot kanina. Yun ang bibira dyan para lumalim ang ating lambat. Yan, mga kasimang isda. Pag lumalim ang lambat, bibira-birahin po yan ang ating ng mainscape para nang sa ganon mag-seeper sila, masaraduhan. Tuloy-tuloy ang pagbubulabog ng mga baboy-baboy, samantalang dito tuloy ang pagbibigay ng ating mga senior die boys, yan naghahagis natin mga senior die, nang sa ganon hindi lumapit ang isda dyan habang nagbubulabog ang ating mga baboy-baboy, mga kasimang isda. Panoorin nyo lang po hanggang dulo. Ayan. So, naihagis na po yung kable. So, ayan. So, alis na po yan. Pupunta na po. Iyan. Nakuha na nga niyang kable. Bibirahin naman po yan ito ng main winch natin. Para ang ating lambat ay lumalim, masakop yung isda, at the same time, mag-seeper sila. Masaraduhan sila, mga kasimang isda. Ganyan po dapat kabilis ang reaction dito. Ayan. Habang tayo ay nagbubulabog si Jimban, tsaka yung baboy-baboy, tayo naman po yung nanonood dyan dahil wala tayong participation dyan kundi mag-video. Kasi lumipad po, sa paglipad lang po ako maaasahan dahil ako po ang naghahanap ng isda. Lumilipad po ako ng helicopter para maghanap tayo ng isda, mga kasimang isda. So sa pagkakataong ito, ito yung second set na namin, mga kasimang isda. Umaga pa lang kanina, naka 140 tons na kami. So ngayon, ito po, malaman natin ito mamaya hanggang sa bandang dulo. Panoorin nyo po hanggang dulo dahil malalaman natin kung gaano karami itong mahuhuli natin. Nahuli rin po ito, mga kasimang isda. So antabayan lang po natin. Ayan, nagbibira sila dyan ng ano. Pinupukpok yun para po sila ay maglikha ng ingay at ng isda ay hindi sumugod dito sa side na to. At the same time, yung pong snap ring sa ilalim po ng lambat na bumibira dyan ay umingay din para hindi sumisid ang isda para may ingay. So ganun po ang purpose dyan kung bakit pinupukpok yung kable. Yan, nagsisigsag-sigsag ang ating speedboat dyan pabalik-balik para nasa ganun yung isda hindi lumapit dyan dahil may ingay dyan. So yan po, yan po mga diskarte nila para makahuli tayo ng isda. Talaga napaka high touch po ang ating paghahanap ng isda. At the same time, pati pag-area, mga aparatos natin ginagamit dito, mga kasimang isda, ay talagang napakamamahalin. Napakalaki ng iginugugol na halaga dito ng kumpanya, nang sa ganun ay tayo makapangisda ng maayos dito sa ating lugar. Sa Pacific Ocean po tayo, mga kasimang isda. Ayan. Nandyan na po ang isda, oh. Nasa loob, ayan. Pumipitik-pitik na, alon-alon nangingitim. Nahuli na natin, mga kasimang isda. Ayan, binubulabog sila dyan. Para hindi sila lumapit dito sa area kung saan wala ng lambat, mga kasimang isda. Ito po ang full video talaga ng mga nihahandog sa inyong kasimang isda. Kasi nabibitin po yung ating mga YouTube subscriber. Kaya ito po,
hinabaan na po natin ang ating video at na makita nila kung paano hinuhuli yung ating mga isdang inilalata. Kami po ay nagdi-deliver worldwide, inuulit ko, sa mga bago lang po sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. Yan po, ito po ay for canning. Wala po ito sa local market, mga kasimangisda. At kami po ay sa Pacific Ocean lamang nangingisda. Malayo po kami sa Pilipinas, mga kasimangisda. Hindi po kami nakakapangisda dyan sa Pilipinas kasi ito po ay commercial fishing. Wala pong ganito mga barko dyan sa Pilipinas na nangingisda. Ito lang po ay sa ibang bansa, mga kasimangisda. Maraming salamat po sa suporta. Ayan. Tuloy-tuloy po ang bakit po talaga tuloy-tuloy ang pagbubulabog. Ayan, nasa loob pa rin po talaga siya. Nasa loob pa rin ang isda. So, tuloy-tuloy lang po ang pangangain nila. Kumakain sila ng dilis. Ayan, mga kasimangisda. Ayan ang ating si Falcon. Standby lang yan. Anytime, palili pa rin yan. So, yan po. May helicopter kami sa pangingisda, mga kasimangisda. Napaka-high-tech po talaga. Napakalaking puhunan po nito. Commercial fishing po tayo. Kaya talagang ganito po ang procedure. Yan po, napakamahal din po ng kulay green na yan. Yan po, pag nakita ng isda sa ilalim, hindi sila lalapit dyan. So, isa rin po yung way para makahuli tayo, para hindi sumugod ang isda dyan, mga kasimangisda. Sinner day po ang tawag doon. Kami po ay first signer. First signer po ang tawag dito sa barko na ito. Kaya ang tawag doon sa pagkulay na yun ay sinner day, mga kasimangisda. Ayan, talagang parang naglalaro lang yan, pero talagang din napakadelikado po yan. Speedboat tulad kanina, binababa siya habang tumatakbo pa. Ayan nga po, mga kasimangisda, inabot na kami ng gabi dyan kasi almost may 5 o'clock na po ng hapon yan nang umarya kami. I think naka 60 tons po ito, mga kasimangisda. Naka 60 tons kami dito ng huli. Inabot na kami ng gabi dahil medyo 5 mahigit magpa-pipe na rin ho kaninang kasi ang isang aryada po ay tumatagal ng mga 3 to 4 hours po yan, mga kasimangisda. Lalo na kung may huli po at na marami talaga, inaabot ng mga 3 to 5 hours po, mga ganyan. Pero kung walang huli, mga nasa 2 hours po tapos na. Yun po ang tinatagal pagka may huli, mga kasimangisda. Ang isang ikot po ng isang barko bago may ladlad ang ating isda, ang ating lambat ay inaabot po ng 6 to 8 minutes po bago may ladlad ang ating isang buong lambat na halos 2 kilometro ang haba, mga kasimangisda, at ang lalim ay nasa mahigit 200 fathoms or more or less nasa 300 meters po ang lalim, mga kasimangisda, kasi nasa high seas po tayo ang fishing natin, so kailangan po talaga malalaking lambat at malalalim na lambat po, mga kasimangisda. Yan nga po, patuloy po tayong nagsasalok, mga kasimangisda, at inabot na nga po ng gabi, kaya ayan, medyo maganda naman po ang quality ng isda dahil mga yellowfin tuna, may halo lang din po mga skipjack. Panoorin nyo po hanggang dulo, salamat po doon sa nag-request na gusto po talagang pahabain ng ating video sa ating YouTube. Ito na po yung mga kasimangisda, inihandog po ng inyong kasimangisda para ma-solve po kayo sa panonood at mag-enjoy kayo, mga kasimangisda, ito. At kahit gabi na, ay pinilit ko pong makuhanan ito ng mga kumpleto. Nang sa ganon, talagang yung mga request ng ating mga subscribers sa ating YouTube ay mapagbigyan po natin, mga kasimangisda. Ito po, nasa 60 tons po ito. More majority po ay nasa yellowfin tuna, mga kasimangisda. At maraming salamat po. Almost 2,000 followers, subscribers na rin po tayo sa ating YouTube channel. Baka sakali naman po tayo ay magkaroon din ng konting biyaya mula sa ating YouTube. Maraming salamat po, mga kasimangisda. Para lang po, si Mangisda by Capnilo, ganun din po sa aking YouTube channel. Thank you!